Kuma, kabilang sa isa sa pinakamalalakas na race? Bonnie mapapatay na ni Saturn? Bali nag-umpisa nga itong chapter 1095 sa pagkakagulo ng mga Marines. Nagkakagulo nga sila dahil sa presensya ni Gorosei Saturn. Hindi nga daw nila inaasahan na yung kagaya ni Saturn ay pupunta pa sa Egghead Island. Hanggang sa ipinakita na nga itong si Saturn. Kung sa last chapter nga ay nakita nating sinaksak siya ni Bonnie, ngayon nga ay nag-counter attack na siya. Kuminang na naman nga yung mata niya at instantly na nawalan na ng malay si Bonnie. Nung makita nga ito ni Sanji, aakma na siyang aatake. Pero similar nga sa kinahinatnan ni Bonnie, biglang ang tinamaan si Sanji ng atake ni Saturn na hindi man lang niya to hinahawakan. At ang naging resulta nga nito, nakahiga na si Sanji at sugatan. Yung espada naman na sinaksak ni Bonnie kay Saturn, bigla niyang inalis. At napansin nga ni Frankie na naghihilom ng kusa itong sugat ni Saturn. Sa sumunod na panel naman, ipinakita nga itong mga Vice Admirals. Nung makita nga nila yung tsansa na hulihin si Vegapunk, susunggaban na sana nila to. Pero pinigilan nga sila ni Saturn at sinabing wag daw magmadali since wala na rin naman daw matatakasan itong matanda na to. At dito nag-proceed na nga si Saturn sa pagkausap kay Admiral Kizaru. Disappointed nga itong si Saturn dahil sa bagal ni Kizaru na tapusin yung mission niya. Nung marinig nga yun ni Kizaru, agad siyang humingi ng tawad kay Saturn at sinabing baka hindi nga daw muna siya makakagalaw dahil sa natamo niyang mga sugat. Ang sinabi nga lang ni Saturn naiintindihan niya daw. Sabay bigla nga siyang tumingin kay Luffy at akma niya itong aatakihin. Buti na nga lang at nakagawa ng paraan si Frankie. Sinuntok nga niya palayo itong si Luffy para makaiwas sa atake ni Saturn na kinuha rin naman niya sa pamamagitan ng robot arm niya. Imbis nga na matakot natutuwa pa si Frankie dahil even yung mga leaders nga daw ng world government interesado rin sa captain niyang si Luffy. Balik kinumend nga ni Saturn itong si Frankie at dito nag-proceed na nga si Saturn sa speech niya. Itong sila Luffy at Bonnie nga daw hindi niya ine-expect na magiging kasali sa laban sa Egghead Island. Pero dahil surrounded na nga daw itong isla na to ng mga Marines, excited nga daw siyang makita kung paano sila makakatakas. Sa part naman ni Vegapunk nagpapasalamat nga si Saturn sa contribution niya para sa world government. At dito tinanong na nga niya si Vegapunk kung sino daw ba ang una netong papatayin. Gusto nga daw niyang patayin itong sila Vegapunk sa pinakamasakit na paraan. Nang sa ganun nga daw pagsisihan nila na kinalaban pa nila ang world government. At bago pa nga matapos magsalita itong si Saturn, bigla na ngang nagkamalay sila Bonnie at Sanji. Si Sanji nga nagtataka kung bakit hindi sila makagalaw. Ang sinagot nga lang sa kanya ni Vegapunk malamang nga daw nakagagawan ito ng Devil Fruit Powers. Si Bonnie naman nakita nating galit na galit kay Saturn since siya nga daw ang pumatay sa tatay niyang si Kuma. Nung marinig nga ni Saturn yung pangalan ni Kuma parang may nag-trigger sa memory niya. Sinabi nga niya na si Kuma daw isa ng slave pagkasilang pa lang neto. Yung tribo daw kasi ni Kuma nag-commit ng isang malaking krimen at ang nag-iisang survivor nga lang daw sa tribo nila na Buccaneer itong si Kuma. Nung marinig nga yun ni Bonnie, bigla siyang nawalan ng malay. At dito bigla na ngang tinaas ni Saturn itong hawak-hawak niya na si Bonnie. At inutusan itong mga Marines na barilin daw ang ulo ni Bonnie. Nung marinig nga yun nila Sanji, Vegapunk at Frankie gulat na gulat sila. At bago pa nga matuloy itong pagbaril na to, biglang nagkaroon ng flashback itong si Bonnie. Dito nga nakita natin siya na isang bata at naikipag-usap sa tatay niya si Kuma. Kinikwento nga ni Kuma sa anak niyang si Bonnie na ever since daw na isa siyang bata, ang pangarap niya ang maging isang bayani. Bayani na magbibigay daw ng kalayaan sa lahat ng naghihirap. Gaya na lang daw ng Sun God Nika. Nung marinig nga yun ni Bonnie, nagtataka siya. Sino daw ba itong si Nika? Inexplain nga ni Kuma na si Nika daw sumasayaw at laging may ngiti sa mga labi niya. At habang sinasabi nga ito ni Kuma, ginagaya niya yung tunog ng Drums of Liberation na siya namang sinasabayan nila ng sayaw ni Bonnie. At dito napatanong na nga si Bonnie kung pati daw ba siya mapapalaya nitong Nika. Ang sinagot nga lang sa kanya ni Kuma oo naman. At dito nagkaroon na nga tayo ng proper flashback sa history ni Kuma. Bali naganap nga ito 47 years ago sa Sorbet Kingdom sa South Blue. Ito nga yung oras na ipinanganak si Kuma.
Nakita nga natin dito yung nanay at tatay nitong si Kuma. Yung appearance nga ng tatay ni Kuma e very similar sa kanya. So nagkaroon nga ng blood testing itong batang Kuma sa ospital ng Sorbet Kingdom. Pero dahil nga sa impluensya ng world government e natuklasan nila na yung dugo pala na to ni Kuma e galing sa isang race. At ito nga e yung Buccaneer race. Kaya naman sa murang edad nga e naging isa ng slave itong si Kuma. Kasama nga yung pamilya niya e dinala sila sa Mary Jua para maging isang slave. Nakita nga natin yung hirap ng batang Kuma. Hanggang sa isang araw nga e bigla na lang namatay yung nanay ni Kuma. Though iyak nga ng iyak si Kuma at gusto niyang mamatay na rin gaya ng nanay niya, e pinalakas pa nga rin ng tatay niya yung loob niya at sinabing may magliligtas daw sa kanila. Nung tinanong nga ni Kuma kung sino ito, e ang sinagot nga lang ng tatay niya e si Sun God Nika daw. Ito nga daw yung pangalan na pinapasa-pasa sa lahi nila kada henerasyon. Siya nga daw ang magpapalaya sa lahat ng tao na naghihirap. Ang alam nga lang daw niya e laging tumatawa at nagpapatawa ng ibang tao itong Sun God Nika. Sumasayaw nga rin daw ito base sa tunog. At dito e ginagaya na nga ng tatay ni Kuma yung Drums of Liberation at sinasayaw itong tunog na to. Pero habang sumasayaw nga e bigla siyang binarel ng isang celestial dragon. At dito na nga namatay yung tatay ni Kuma. Namatay nga ito sa harap mismo ni Kuma. 38 years ago naman sa West Blue sa isang isla, e nakita nating nagtipon-tipon itong mga celestial dragons. Ina-announce nga nila na every 3 years daw e meron silang ginagawang population eradication tournament. At ang lokasyon nga daw na napili nila ngayong taon e itong God Valley. Nung marinig nga yun ng ibang celestial dragons e nagagalit sila. Bakit daw pinangalanan na God itong isla na to? Gayong ang mga nakatira nga daw dito e mga insektong tao lang. Nung marinig nga yun ng hari ng God Valley e gulat na gulat ito. Bakit daw papatayin ng mga celestial dragons yung mga tao niya para lang sa isang laro? At bago pa nga ulit makapagsalita itong hari ng God Valley, e bigla na siyang pinatay netong si Saint Figarland Garling. Yes guys, ipinakita nga itong batang-batang si Garling. So base nga sa aksyon netong mga celestial dragons, e nire-respeto nila itong si Garling. Anyway, sa kabilang banda nga e ipinakita itong si Saturn. Similar pa nga rin yung appearance niya although 38 years ago na ito. Nakita nga natin na may nagre-report sa kanya na isang cyberpole agent at sinasabi na natagpuan na daw nila yung tumakas na batang slave mula sa Buccaneer race. Meaning ang tinutukoy dito yung batang si Kuma. Kaya naman sa sumunod na panel nga ipinakita na itong si Kuma. Nagagalit nga yung mga kasamahan ni Kuma dahil sa pagtakas niya. Since kung makakawala nga daw siya lahat silang sampo mamamatay. At habang nangyayari nga ito biglang may dumating. At ito nga sila Ivankov at Genie. Narinig nga daw ni Ivankov na yung premyo daw para sa tournament ngayong taon itong si Kuma. Narinig din daw niya na galing sa Buccaneers tribe itong si Kuma. Ang pagkakaalam nga daw niya may halong dugo ng mga giant itong mga Buccaneers. Kaya ipinanganak daw itong malalakas physically. Nung makita naman ni Genie itong si Kuma sinabi niyang malaki ito. At similar nga daw ito sa big brother niya na si Ivankov. Ang pabirong sinagot nga lang ni Ivankov yung mukha lang daw niya ang malaki. Pero hindi daw yon yung punto. Yung mukha nga daw nila Kuma mukhang malungkot at wala ng mga pag-asa. Kaya naman tinanong nga ni Ivankov itong sila Kuma kung ano daw bang gagawin nila. Ang desisyon nga daw niya mabuhay. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1095. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong malungkot na nakaraan ni Kuma. As expected nga kay Oda na laging malala yung ginagawa niyang mga backstories ng mga karakter, ganito na naman nga yung ginawa niya kay Kuma. Pero this time nga mukhang mas malungkot yung binigay niyang flashback kay Kuma. Dahil imagine, sa punto pa nga lang ng pagkakapanganak kay Kuma parang literal ngang nabuhay siya bilang slave na. Gaya ng sinabi ni Saturn. Pagkaalam nga niya na namatay na yung nanay niya nagkaroon siya ng konting pag-asa dahil
sa kwento ng tatay niya patungkol kay Nika. Pero binawi nga rin yun kaagad dahil sa harap niya mismo namatay itong tatay niya. Diba ang sakit nun? Sa part naman ng bagong karakter na kasama ni Ivankov, which is si Jimmy, eh marami na nga akong nababasa na ito daw yung nanay ni Luffy. Pero mas malaki nga yung tsansa para sa akin na ito yung nanay ni Bonnie. Since kamukha nga ng batang version ni Bonnie itong appearance ni Jimmy. Plus kumakain nga rin ito na isa sa treats ni Bonnie. Bali sa iba pang ang parte ng chapter na to, eh gagawa na lang natin ng separate video. Gaya na itong mangyayari na tournament sa God Valley. At yung possible na pagdating ng Rocks Pirates sa isla na to. Since kung ilalagay pa nga natin sa video na to, eh hahaba na masyado. Plus may break nga rin next week. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1095. So yun lang, peace!